Samantala, isang SUV naman ang nalaglag sa gilid ng ginagawang tulay sa Pamplona Camarines Sur sa kasagsaga ng pananalasa ng bagyong Julina. Nagbabalik sa detalye si Mike Grabito. Maswerteng nagtamo lamang ng mga galos at bugbog sa kanilang katawan, ang apat na kataong sakay ng isang SUV matapos na ito ay malaglag sa gilid ng ginagawang tulay sa bayan ng Pamplona sa lalawigan ng Camarines Sur. Sa report ng pulisya sa nasabing bayan, dakong alas 7:21 ng gabi, saksagsaga ng pagbuhos ng ulan, dulot ng bagyong si Julina ng maganap ang aksidente sa Barangay San Isidro sa bayan ng Pamplona. Mula di umano sa siyudad ng Legazpi ang nasabing sasakyan na may plakang UOT586 papuntang Metro Manila at minamaneho ng tsoper na kinilalang si Antolin Francisco Alvarez III, 47 taong gulang may asawa, residente ng Santa Mesa, Manila. Lulan ang mag-inang sina Maria Verina Eduarte, 52 anyos, Jasan Eduarte at Jan Berhel Eduarte na ang pagdating sa lugar ng aksidente ay bigla di umanong nasilaw sa napakalakas na ilaw ng kasalubong na truck ang driver na naging daan upang ito ay mawala sa kanyang linya at tuluyang lumusot sa gilid ng ginagawang tulay. Maswerte namang nasalo ng mga nakapormang bakal ang sasakyan kung kaya't hindi ito tuluyang nahulog sa ilalim ng tinatrabahong tulay. Kagad namang dumating sa lugar ng aksidente ang mga opisyal ng barangay na nakakasakop sa lugar at maging ang LGU ambulance upang dalhin sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima. Paalaala ngayon ang mga otoridad sa mga nagdaraang motorista sa lugar na pinangyarihan ng aksidente na maging maingat sa kanilang pagmamaneho at pairalin ang tamang disiplina at iwasan din ang paggamit ng mga nakasisilaw na uri ng headlight ng sasakyan upang maiwasan ng ganitong kaparehong insidente. Mula dito sa Naga City, Camarines Sur, para sa Eagle News, Mike Grabito, we live in interesting times.